Magandang hapon, magandang araw po sa lahat. Again, nakapag-live uli dahil marami po tayong mga kaibigan na nagtatanong kung kumusta na po ako after vaccination. Kung maaalala nyo po, nabakunahan po ako last March 11, 2021, around 12:30 in the afternoon or in the evening. So, siguro nasa more than 10 messages yung na-receive natin for today at kinakamusta ako. Kung ano daw ba yung nararamdaman ko ngayon after this vaccination ng COVID-19. So, para sa mga hindi nakakaalam, ako po ay nagpabakuna March 11, 12:30 in the morning dito sa King Faisal General Hospital using AstraZeneca. Ayan, AstraZeneca. Ito kasi yung medyo available nung mga araw na yon. O nung gabing yon. Okay, so umpisahan natin. Kung napanood nyo po yung aking live video last March 11, medyo yung pagkakatusok nung nurse sa akin, nag-massage siya ng konti. No? Nag-massage siya ng konti dito sa braso ko. And to think of, medyo hindi yata dapat minamassage yung mga vaccine. Kasi mas lalong masakit. Mas lalong mamamaga. At yun yung nararamdaman ko ngayon. Ngayon ko siya naramdaman after 36 hours. But I'm happy to say na I think normal lang ito dahil sa mga bakuna na medyo bago at siguro medyo sticky yung preparation ng bakuna. Kaya siya ganun kasakit. Pero hindi naman siya kasakit, guys. Tolerable naman. Tsaka hindi naman ako nilagnat. So far, doon sa mga registered symptoms na nakalagay sa sihati, isa lang yung naramdaman ko. Yung pain in the injection site. Ayan. So, ano ba yung dapat yung gawin kapag may mga ganitong tayong naramdaman? Pag may pain sa injection site. So, pwede na kayong cold compress lang. Nagdagdag nyo lang siya ng towel na may yelo sa loob. Tapos, sponge nyo lang sa gilid. Alternately, pwede kayo gumamit ng hot compress alternate para at least mabawasan pamamaga. Pwede rin kayong uminom ng paracetamol after kung sa tingin nyo ay medyo tensionado kayo at mararamdaman nyo na nalagnatin kayo. But in general condition, I'm okay. Wala naman tayong general complain na masasabi, no? Except dito sa pain na experience natin ngayon. Okay? So aside from that question, may mga nagtatanong, paano ba kung may mga mararamdaman kayong manifestations or side effect after receiving the vaccine? Ayan. Mapapansin nyo po, lalong-lalo na yung mga kaibigan natin dito sa Saudi Arabia, yung sa sihati application, nakasulat po dito doon sa, I think, register symptoms. Nakalagay doon yung mga symptoms, no? Pag kinlit nyo po yung register symptoms, dadali niya kayo sa may parang choices ng mga symptoms. Okay? Una-una nakalagay doon, pwede nyo i-tick or i-check yung injection site itchiness. Ibig sabihin, meron bang pangangati doon sa pinagtusukan ng bakuna? Meron bang wheezing? Okay, ano ba yung wheezing? Ito yung parang sound ng hika. Yung mga asthmatic people. Yung parang iniipit yung paghinga, parang ganun. True sa paghinga, no? Yun yung wheezing. Meron ba kayong naramdaman na gano'n pagkatapos kayo ng bakunahan? Ayan. And sunod dito yung fatigue. Fatigue means para kayong napapagod o napagod pagkatapos bakunahan. Okay? Next dito nakasulat is yung hoarseness.
I think yung hoarseness is related sa boses, yung parang garagal yung boses, no? Parang parang may harsh or hoarseness. Hoarseness, parang hindi maganda yung boses na nilalabas mo. Okay? Next dito, nakalagay low fever. Ayan, parang feeling mo nilalagnat ka. Okay? Aside from that, meron tayo ditong anxiety. Ito yung parang hindi ka parang mataas ang yung level of anxiety, yung pag-aalala. Ayan, normal lang yan kasi lalong-lalo na sa mga first time magpabakuna. Okay? Fever above 39. So, normally, ang temperature natin, body temperature natin is within the range of 36.5 to 37.5 degrees Celsius. Ito yung normal range natin. However, pag tayo nilalagnat, ang body temp natin nag-i-increase above or tumataas above 37.5 degrees Celsius. Pero in cases na may na tumataas talaga yung inyong body temperature like more than 39 degrees Celsius, that is something else. Kailangan dito magpakonsulta sa doktor kasi baka talaga merong na-trigger na immune system na kailangan yung mag-take ng antibiotic. Ayan. Okay? Next na pwede nyong piliin dito or sakali ma-experience nyo yung upset stomach. Ayan. Yung parang feeling nyo meron kayong diarrhea, para kayong nag-jebs or may constipation or something. Ayan. Hindi parang hindi kalmado yung tiyan nyo na tinatawag after nyo mabakunahan. Okay? Ano pa? Yung injection site swelling. Ibig sabihin, namaga yung pinagbakunahan. Okay? What else? Ito, at sa tingin ko, ito yung nararamdaman ko ngayon. Pero hindi naman siya ganong maga, guys. Hindi naman siya ganong maga. Kaya, well manageable naman siya. Okay? What else? Meron ditong headache. Headache, sabihin, masakit yung ulo. Or sumasakit yung ulo. And meron tayo ditong loss of consciousness, ibig sabihin nawalan kayo ng malay. At nausea. Nausea means parang naduduwal. Yan. Ano pa ba yung mga nakalagay dito na sintomas? Merong injection site redness. Okay? Injection site redness meaning after mong bakunahan, namula yung site ng pinagbakunahan nyo. Yan, pwede nyo siyang i-check. Bigla may natakot. Ben, huwag kang matakot. Normal lang yan. Dinidiscuss ko lang yung mga possible side effect ng bakuna. Ito kahit in general. Okay? Para lang magkaroon kayo ng idea ano-ano ba yung mga possible na side effect na pwede yung ma-experience after mabakuna. Yung iba namang kaibigan natin, yung ibang tropa, hindi naman sila nagkakaroon ng side effect. So, nothing to be worried. Okay? Next is injection site pain. Merong pain. Okay? At I guess ito yung nararamdaman ko ngayon. Pero again, it's manageable, tolerable. Kaya hindi pwede. Walang dapat ikabahala. Alright? Next, itchiness other than the injection site. Ito yung kung merong kayong ibang nararamdaman na pangangate sa iba't ibang parte ng katawan nyo pagkatapos kayong bakunahan. Okay? Next, epileptic seizure. Okay, epileptic seizure means ito siguro kung meron talaga kayong history ng epilepsy. Oh, ito yung nanginginig yung buong katawan, umiikot yung mata, etc. Okay? Pero again, hindi naman to posibleng mangyari kung kayo ay may history ng epilepsy. Okay? What else? Dizziness, nahihilo or umiikot yung slightly umiikot ang inyong paningin. Okay? What else? Difficulty or shortness of breath. Yan, ito medyo sensitive or medyo complicated rather, no? Yung difficulty of or shortness of breath kasi baka merong severe allergy na nangyayari after ng after kayo mabakunahan. Okay? And next is sleep disruption. Ibig sabihin, hindi kayo makatulog after kayo mabakunahan, either mataas ang inyong anxiety level, etc. Okay? And last but not the least, yung swelling of lips, face, and throat. Sabihin, namaga yung inyong labi, yung inyong mukha at yung inyong throat. Ayan. Huwag kayong mag-alag, ladies and gentlemen, dahil bago naman kayo bakunahan or bigyan ng nurse ng vaccine, tatanungin po kayo kung may mga certain allergies kayo or nararamdaman.
bago kayo tusukan. Ayan. Eh dapat medyo nakikinig kayo. Kung hindi nyo maintindihan, tanungin or ulitin or pakisabi sa nurse, pakiulit, ano ba yung term na binanggit sa inyo or tinanong sa inyo. Okay? And of course, since vaccine is should we say malaking bagay para ma-prevent ang spread ng coronavirus na ito, I could say it's very essential or very important for us to have it right now, dahil especially marami ng nagbukas na store ngayon, mga public places, so we are already allowed to go out, exposed tayo, and we don't know kung sino yung mga nakakasalamuhan natin from day to day. Alright? So, kaya kailangan, ako personally, I'm not saying na lahat, kayo lahat magpa-vaccine, but I'm saying encouraging you, okay, magdalawang isip, kasi may mga kababayan pa rin tayo na takot magpabakuna ngayon, kasi nga, dahil sa mga side effects. And lagi niyong tatandaan, ladies and gentlemen, lahat po ng gamot mayroong side effect. Kaya huwag po kayong matatakot. Yung mga side effect na yon, may mga certain medication na kaakibat. Okay? Kaya, bago kayo magpapakuna, kung talagang in doubt kayo, pwede kayong magtanong sa mga specialista o sa inyong mga family doctor na pwede yung pagtanungan. Okay? Meron tayong dalawa tsaka tatlong katanungan dito from Philippines. Ang tanong niya dito, sir, pwede bang uminom before and after? Pwede bang uminom ng alcohol? Nagtanong yung dalawang tropa natin from Las Piñas. Ang masasagot ko dyan, yes. Ayan. Pwede daw pong uminom ng mga alcoholic beverages after or before and after ng bakuna. Wala naman po sinabi sa mga guidelines na bawal uminom before and after. So, wala po tayong dapat ikabahala doon, lalo-lalo sa mga regularly na umiinom. Yun ay base sa aking kaalaman, ha? At sa mga nabasa. Okay? Next question. Bawal po ba manigarilo before and after? Hindi po. Wala din po sinabi. Wala po sinabi nila sa guideline. But, healthcare provider or educator, should say, mas maganda huwag na kayong uminom before and after. Huwag na rin kayong manigarilyo before and after para healthy tayo. Alright? Okay? Ano pa ba yung mga tanong dito? So, yun lang naman. So far, in general, I am good. Medyo nagutom lang talaga ako after ng vaccination dahil 2 hours ako naghintay. Okay? But in general, aside from injection site pain, wala namang redness, wala rin namang swell, okay naman ako. Alright? So, sa mga may schedule magpabakuna today, tomorrow, at sa mga darating na araw, huwag po kayong matakot. Ayan. Mas matakot po kayo pag kayo po ay na-expose at wala na kayong pambili ng gamot o maipagamot pag kayo po ay napunta sa ICU. Okay? So again, stay safe sa lahat at magandang hapon, magandang gabi sa lahat. Bye-bye!